no, nababala na si ano no William Gatchalian dito sa nangyayari no. Sa executive session no, ito itong kabihan sa Senado. Nabanggit niya. Nakakasama na nila. Hindi ko ibibigay yung detalye dahil na executive session, but in a nutshell, in broad strokes, yung kanilang galamay umaabot na ngayon kasama na yung mga lokal na criminal syndicates natin. At hindi malayo yun dahil hindi naman natin pwedeng alisin na meron din tayong mga local organized crime dito. Yung mga meron. Nagbebenta ng drugs, yung mga KFR, yung kidnap for ransom. At base sa kanila, nagkakaroon na ngayon ng interaction itong dalawa. Nakakatakot to dahil pera ng mga foreign criminal syndicates pumupunta na dito, pinupondohan nila yung local criminal syndicates. Kaya nagsasaning puwersa na itong mga masasamang elemento. So sir, sinabi niyo nakakakilabot, napaka lumalalim na yung inaabot na nitong sa Pogo. So, conformer ka po ba doon sa suggestion na ideklara na na national security threat itong Pogo? Actually, yun din yung aking suggestion sa NSC, sa National Security Council, na iakyat na ito sa presidente, sa ating Pangulo. Dahil ang chairman ng National Security Council ay ang ating Pangulo. At i-elevate na ito into a national security threat dahil nga lumalawak yung kanilang galamay. At magkaroon na ng resolution ang National Security Council na i-ban na itong Pogo na ito because of national security issues. Hindi na siya ordinaryong kriminal na pumasok lang dito at mahuhuli natin. Lumalawak na yung galamay. Lumalawak na yung galamay. Ano ibig sabihin ng lumalawak na yung galamay? Pakinggan natin. At ang kinakatakutan ko, baka umabot ng punto, umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Yun. Kasi may mga tao na silang binabayaran. O sino yung mga taong binabayaran? Ha? Yung bang mga tao na nagano yung bayon? Yung kagaya ni Chisis Cordero na parang kala mo abogado ni Alice Goo? Ano bang mga binabayaran na malalaking tao yan? No? Para kinokontrol na tayo eh. Imbis na tayo ang kampiyan eh. Ang kinakampiyan si Alice Goo eh. Di ba? Eh, Senate President na yan. O pa paano yon? Any commitment from the NSC? Yun lang po muna at maraming salamat. Ano? At yun, sinabi ni Sherwin Gatalia, no? Senator, na baka makontrol na tayo. At, di ba, tayo na lang kukontrol eh. Dahil nga yung mga kagaya nila Senate President, ano, imbis na, di ba, sila dumepensa sa national security natin, eh sila pa yung nagbibigay dito ng maling impormasyon eh. Sinasabi niya, burden of proof sa atin. Paano naging problema natin yung birth certificate niya na mali-mali na hindi mo ma-check, ma-verify? Wala ba yung karapatan na i-check yon? Wala bang yung eskwela? Nagpasa ka ng ano? Well, hindi totoo yung eskwela na ipinasa mo. Nagtatrabaho ka. Nag-apply ka. Hindi ba? Wala ba karapatan na i-verify yun? Tanungin sa'yo? Diba? Kung totoo yung binigay mo doon dahil hindi ma-check? Diba? A simple logic eh. Eh, nag-apply siya mayor. Kailangan Filipino citizen. Chinek yung kanyang birth certificate. Oh, ano sinabi sa birth certificate? Walang nanay, hindi makilala, hindi masaan. O kaninong problema yon? Problema namin yon? Diba? Problema niya, siyempre nanay niya yun eh. Kung hindi niya makita nanay niya, problema niya na yun. Kung hindi niya makita yung mga kamag-anak, tiyuhin niya, wala kamag-anak. Doon lang sa papel nag-exist yung nanay niya, kasalanan namin yon? Diba? Ayun na po at maraming salamat. Ano? At marami pa tayong balita, mahaba kasi ito eh. At ito lang muna yung ating balita ngayon. Ano?